guys. Good evening, good night dito kasi ano dito? 1:59. Oh my gosh, ang gabi-gabi na dito, guys. Supposed to be bedtime na dito. So nandito ako para magawa na naman ako ng reactions. But before that, guys, before I start, sasabihin ko muna. Baka naman hindi pa kayo nag-subscribe sa akin, subscribe nyo muna nyo ako, pindutin nyo lang yung pula, at saka gawin yung gray, yun lang guys. Para ano naman, para matutuwa ako ng konti. Ayun guys, before pa pala ako mag-start guys, magsha-shoutout ako, isa-shoutout ko yung mga ka-OFW ko dyan. Sa Kuwait, sa Qatar, sa Saudi, sa Dubai, dito sa Spain. Ayun, shoutout sa inyong lahat. At sa ang sulok ng mundo, sa Canada, sa Arizona. Ayun, may friend ako dyan na magandang maganda. At sa ibang bansa pa, at saka sa Barcelona. Meron ako dyan na mga, ano, mga friendship dyan. At saka, saan pa ba? Basta marami pa. At saka mga kapamilya, ayun, mga kapamilya sa Pilipinas, ayun, shoutout sa inyong lahat, ayun guys. Ayun nga guys, mag-start na ako sa reactions ko sa The Killer Bride. Alam niyo ba guys, nakatakot na yun. Pabalik-balik ako sa off-shoulder. Meron naman akong nakastack na off-shoulder na ilan ba yun? Dalawa. So may dalawa akong pwede na ako ibalik-balik. Pero kasi nga, Killer Bride, wala akong itim na ano. So ito na lang. Wala akong itim na ano, bell. So supposed to be guys, ano ang gagawin ko? Kalukuhan na to. Ito nga guys, kasi nga, bride po ako. Pero para akong ano, ermitanyo. Hindi killer bride. Ayun nga guys, kunin ko na lang ito kasi hindi ako pwede. Kasi yung off shoulder ko nawawala. So kailangan ko maging Emma ngayon. Ayun guys. Kahindi-hindi na nga yung pangyayari sa si Emma guys, parang mayon na-feel siya na palaging ano na mga nakakatakot. Kaya ayun, natatakot ako, nanonood ako. Sabi ko, grabe naman tong movie, movie na teleserye na to. Sabi ko nga, iyan nga kasi nga ano siya. Ano to siya, off shoulder yan. Ayun. Ayun nga guys, nakita ko nga yun guys, no. Ayun. At saka maraming at saka may ano pala, yung mayor pala doon, si mayor, sino ma, mayor de la Torre, de la Torre ba yun, de la Cuesta. Ayun, si mayor pala guys, bakla pala, ayun. At saka may, nakita nga yung video na may kaano siya, may kabed scene nga siya, kabed scene nga siya doon, so, iyon nakita ng mga tao yung video na yun. Kaya lumabas siya, nakita siya, tapos ayun, nahihiya siya ng konti. Pero nung dumating siya sa bahay nila, ayun, nag-aaway siya, pinagalitan siya. Parang nagagalit sa kanya yung asawa niya. Pinagalitan siya at the end naman, ano naman siya. Inaamin din naman niya na bakla pala talaga siya. Akala ko kasi ano lang, dinoduktor lang yung video na yun. Pero talagang bakla pala talaga siya. Kayun, najumbag siya. Dinajumbag siya sa anak niya. Ayun, kasi nga, parang sinasaktanan niya yung asawa niya. So, nagagalit niya ang anak niya. Kaya dinajumbag niya talaga. Ayun, sinasabi pa niya yan. Sa tingin mo ba malakas ka na? Ngayon nalalaman mo na bakla ako. Ayun guys, nakaka ano naman yung revelation na yun. Ayun, nagkagulo ang
mga tao sa Las Espadas dahil sa mga balitang iyon. Ayun. Nagagulo na nga. Gusto nilang papalisin na ang mayor dahil nga ano siya, salot daw siya kasi nga bakla. Ayun. Guys, hindi naman talaga sa totoong buhay, guys, sadly, hindi yan natin ikakahiya yung ganun na ano. Tao pa rin sila, guys. Bakla. Nalapit ako sa bakla, guys. Ano yan? Yung heart ko sa kanila. So, hindi po yan sila ano, iba. Tao rin sila. Ayun, paalala lang po yun. Pero, based on the story lang naman yun. Kaya, parang pinaano siya. Pero mahal ko yung mga bakla, guys. Ano yun? Masaya silang kasama. Masayahin po nila. Ayun. At saka napaka ano nila. Madali po silang magmahal. Ayun. At hindi po sila madaling malimutan. Kasi nakakatuwa nga yung mga bakla. Ayun. Ayun nga, guys. No, kasalukuyan na. Parang si ano naman. Si Camela, marami po siyang gustong ginagawa. Parang gusto kasi niya, marami siyang busy-busy siya kasi gusto niyang magre-revenge talaga sa mga nangyayari niya noon sa noon. So, ayun, busy nga siya. Marami po siyang binabayaran ng mga tao na magtawag-tawag doon kung ano na nangyayari. Ayun. Kasi guys, nagre-review nga lang ako, guys, kasi nga ngayon lang ako nakabalik na mag teleserye ulit ng Killer Bride. So, na-review ko ulit siya. Ayun, pasensya na po kayo, guys, ha? Ayun. Ayun nga, guys. Ang ganda nga ng kwento. At the same time, nakakatakot. Pero, worth it po talaga siya panoorin, guys. Kasi nga, napakagaling. Napakagaling ni Maha. Napakagaling ni Janella. Grabe. Si Janella talaga, guys. Ano siya? Parang, nag-mature talaga siya, hindi katulad noon, parang pabebe kasi, parang noon kasi parang cute-cutie lang siya, pero ngayon grabe, nag-mature siya. Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng napagka-portray niya. Ayun, nakisama talaga siya sa pagka matapang sa pagka palaban ni ano, ni Camela. Si Camela, guys, parang ginagamit lang kasi niya si Emma sa mga ano niya, sa mga plano niya. So, yun. Sa tingin ko pala talaga, guys, at saka ito si Emma, parang feeling ko anak to niya. Ito yung nawawalang anak ni Camela. So, yun. Pero hindi lang ako manguna, guys, kasi pakapagalitan po tayo. Kasi, yun lang, hakahaka lang naman, or baka nga anak din siya ng ni Tatiana, kasi si Tatiana may nawala din na anak, so dalawa lang yun. So hindi naman magagalit yung ano sa akin director nito, kasi nga ano lang na may twist din, may isang nawalan din na anak, dalawa pala sila, so hindi po ako sure kung sino talaga. Pero ayun, ayun lang, nakakasakit lang, guys, parang ginagamit kasi nila si Emma sa pinagdaanan niya noon. Gusto niya yung mag-revenge, then ginagamit niya, parang ginawa niya sundalo yun si Emma. Ayun, napakabait na bata, so sunod-sunuran na lang sa kanya, kasi nga may ano, ayaw din naman ni Emma na hindi sundin, hindi susundin si Camela dahil may utang na loob nga siya nito. So, kailangan niyang sundin nito dahil may utang na loob nga siya. So, yun nga. Kailangan nga. So, ayun nga, guys, no. Hanggang dito na lang ang reaction ko na ito. Ayun. Nakakatakot kasi. Nakakatakot talaga ngayon ang ano, guys, ang The Killer Bride. So, kailangan nyo itong panoorin ng full talaga doon sa ano nila, station nila. So, ayun. Kailangan na sa channel nila. So, kailangan nyo siyang panoorin ng full. Kasi dito, hindi po ako pwedeng mag-portray ng nakakatakot.
Kaya guys, kaya panoorin nyo na lang. Thank you for watching guys. Sa mga hindi pa nag-subscribe, i-subscribe nyo ako at panoorin nyo ang the full episodes sa channel ng Kapamilya. Ayun, puntahan nyo lang guys. Thank you guys for coming. Thank you for coming and thank you for watching to my video. See you next time. Bye!